SMNI, Truth That Matters. Dito ka! Si Red, si Tok. Dito ka. Si Red. Yan, medyo ako tayo. Ba't yan ka? Saan? Dito. Si Ruby. Sagot yung tatawag mo lang kanya ngayon. Ah. Sige. Oh, Gerald. Pakilala natin mga present. Good morning po sa lahat po natin mga kaibigan sa media po. So, ang press con po natin ngayon ay may kaugnayan nga po doon sa nangyari ngayon. Napaka sensational case. Ito pong kaso po na ipipresent namin ngayon ay mas nauna pa po ito sa Cebu. Kung saan na tulungan po ng ating hepe dahil dumulog po, nag-message po siya doon sa programa sa ating FB Live ng hashtag pala, pero si Dakota's Legal Advice, nitong January 27 po. So agad po umaksyon ng ating hepe. So from Cebu, Pau Lawyers, may mga update din po tayo ngayon. Kaya po, pakinggan na po natin at sisimulan na po natin yung ating press. Pakilala muna natin sino mga nandirito. Opo, mga bisita natin. Dalawang deaths, hazing deaths ang nangyari. Same fraternity. Isa sa Cebu, isa sa Binyan Imus. Binyan ang crime scene, inilibing sa Imus. Tama ba, Direk Marlon? Okay. 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 Ready po, Chief. Okay, teka. Oh, sige, Edwin. Ready po. Standby. Magandang umaga po, mga kapatid, mga kaibigan, mga taga-subaybay. Nandito po kami. Nakakabahala po ang nangyayari, kaya minabuti po naming ipahayag sa sambayan ng Pilipino na may dalawang pamilya po ang lumapit sa PAW. Ang pamilya ng biktima ng hazing death sa Cebu. Nauna po itong Cebu, pero taga-Bataan po ang pamilya. Nag-aral sa Cebu yung estudyante. At yung isa po ay yung pinatay dyan sa Binyan at nakuha ang bangkay sa Imus. Ayan. Malalaman nyo po ang status update dahil yung PAW lawyer po natin ay kasama ngayon ng kapatid nung pinatay doon sa Binyan. At sinasabi kong pinatay dahil hindi naman talaga bubuhayin dahil sa ginawa nilang pambubugbog na nagresulta ng pagkakalasog-lasog ng mga vital organs. So, ganoon din dito sa kay Simam po, galing pang Bataan, taga Maribelis, Bataan, kababayan ko. So, pakilala muna natin ang mga present dito, ka Gerald. May listahan dito. Ayan. Sino yung po, mga nandito? Mga representative ng media network? Yes po, mayroon po tayo kasama po nato ngayon si Ma'am Sheda, kanyang team sa SMNI. A to Z po, si Sir Kim Salinas, Michael Rojas po, Radyo Pilipinas, Sunshine Radio, Daily Tribune, DWIZ, People's Balita, Philippine Star, Manila Times, DZRH. At kasama rin po natin, Mike Vargas, Filipino Mirror, Manila Times, Avanti Tonight. At syempre po, Team Mads Villar of Net 25 at yung si Sir Adrian Aileen ng ABS-CBN at lahat po, iba po ay hindi pa po nakapag-attendance pero nandito rin po yung ating superetyo na kaibigan, reporter, Philippine News Agency. Yan po, Chief, yung mga kasama po natin ngayon, kumpleto po. At nagpapasalamat po ako at nandito kayo at talagang susubaybayan niyo mga issues kaganapan dito dahil bata pa ako, may mga namamatay na sa hazing. Dapat matuldukan na ito sa tulong ng ating mga kapatid sa media at ng ating mga law enforcers at ng Department of Justice at maging ng ating hukuman. So, Kajirald, ang... Una po muna natin kasi paparating pa lang po yung isang pamilya, si Ma'am Lenny po Baguio, nanay po ng biktima ng hazing sa Cebu. Update muna natin. Update po at ang magbibigay po sa atin ng mga detalye at impormasyon ay walang iba po, si Director Attorney Revelin Tapano po. Morning po. Good
Good morning po. Good morning po sa ating lahat. Ang ating pong panauhin ngayon ay kliyente po natin sa hashtag Pana. Dumulog po siya sa atin, humihingi ng tulong. Noong January 27, 2023 po, naka-air po siya via doon sa hashtag Pana FB program at sa YouTube live program po ng ating Chief Public Attorney. Ang pangalan po ng kliyente natin ay si Lenny Imbagyo. Siya po ay Tubong Maribeles Bataan. Ang kanya nag-iisang anak po ay naging biktima ng hazing. Si Ronel Bagyo, 20 years old lamang po yung bata. Siya po ay estudyante ng University of Cebu, second year college ng Marine Engineering. Ang suspect po sa hazing na ito ay mga miyembro po ng Tau Gamma Phi. Noong December 10, 2022, nang maganap ang hazing ni Ronel Bagyo sa Cebu sa ilalim ng fraternity na Tau Gamma Phi. December 18, nang isugod siya sa ospital at noong December 19... Sandre, viewers discretion po at meron pong medical content yung mga hampas, palo doon sa bata. Apo. Noon pong December 18... 2022, magka-chat po sila, magkausap po sila ng kanyang nanay na si Lenny. Inirereklamo ng biktima ang kanyang pagkahilo, pagsusuka na may kaunting dugo at nahihirapan ng huminga. Sinabihan ng nanay na magpa-check up na at pinauuwi na siya ng Bataan. Matapos magsimba ng nanay niya ay nakatanggap ng tawag na nahihirapan na huminga at kailangan na lagyan ng tubo si Ronel. Agad na naghanap ng flight papuntang Cebu si Lenny. Pagdating niya sa Cebu noong December 19, 2022, ay binawian na po ng buhay ang kanyang anak. Lumapit po siya sa University of Cebu upang manghingi ng tulong pinansyal, subalit tinanggihan po siya ng paaralan dahil wala daw insurance si Ronel. Hindi naman sa school naganap ang hazing at wala daw pinapayagan ng fraternity ang school. Ipinangutang na lamang po ni Aling Lenny ang pinang-uwi niya sa bangkay ng kanyang anak. At napag-alaman niya na ang huling kausap ni Ronel bago maganap ang hazing ay ang instructor niya mismo sa paaralan. Ang kanyang kausap at ito ay ninong niya pa sa sasalihang fraternity. Meron po tayong update mula po sa ating regional public attorney po ng Region 7. May draft na daw po ang complaint affidavit para sa nanay ng biktima. Ang inaantay na lamang po ay ang ma-authenticate ang messages mula sa phone ng anak ng cybercrime lab upang maisama po ito sa complaint. Kinokontakt na rin po ang iba pang neophytes na kasama ni Ronel para makuha ang statement na kasalukuyan ay nasa Bayawan City, Negros Oriental. Kinukuha na rin ang statement ng dormmate na nagdala sa biktima sa ospital. Lumalabas pa lang sa investigasyon na sangkot sa hazing ang instructor ng University of Cebu na si Rogelson Getaruelas. Napadala na rin ng letter ang University of Cebu para i-request yung investigation at para malaman kung sino-sino ang sangkot sa fraternity maliban sa instructor na nabanggit. Base po sa death certificate ng biktima, ang causes of death po niya ay severe acute respiratory distress syndrome secondary to indirect lung injury, acute kidney injury secondary to rhabdomyolysis secondary to multiple physical injury, contusion, hematoma, bilateral lower extremities. So, yun po ang naging dahilan ng kamatayan po ng biktima. Yan. Yan po ang status ng sa Cebu hanggang ngayon. Walang kaso, walang nahuhuli. Kaya nananawagan po kami sa PNP Cebu, kilos lang po. Kung gaano kabilis po ang PNP Cavite, bilis din po sana ang Cebu. Lumapit po ba kayo nanay sa mga pulis noon? Opo, sa ano po? Station 11 po, ng Cebu sa Mambel. Anong sabi ng mga pulis? Nag-imbestiga pa po sila nung, yun po yung, nandun po ako sa Cebu, nag-imbestiga pa po sila kung saan po naganap yung hazing. Hanggang ngayon, wala. Walang resulta sila. Yun palang
autopsy report na napirmahan na ni Dr. Lara ang balita ko. Opo. Ayan. So, anong panawagan mo sa kapulisan ng Cebu? Nananawagan po ako sa makakapulisan po ng Cebu na kung maaari po ay makipagtulungan po kayo para para po mapabilis po yung kaso ng anak ko katulad po ng dito po sa Cavite po. Para po magkaroon naman po ng hustisya yung pagkamatay ng anak ko. At saka po, nananawagan din po ako na sana po ay matigil na po itong hising na to kasi kawawa naman po yung mga anak namin at mas lalong kawawa po kaming mga magulang pag nawalan po kami ng anak. Ayun lang po. At saka, ganun din po sa eskwelahan, sa mga university po. Sana po ay matigil na po yung, mawala na po yung fraternity po sa bawat school po dahil parang hindi naman po kasi nakakatulong sa mga kabataan para po magkaroon sila ng magandang kinabukasan. Kundi po, marami pong napapahamak dahil po sa fraternity po na yan. Dahil ang buong akala po ng mga kabataan, pagkasali po sila, iligtas. Hindi po akalain ng mga bata na isa po pala yan sa sanhi ng ikakamatay nila para po maputol ang kanilang magandang kinabukasan. Kailan pa pinatay yung anak mo? Bali po, naganap po yung hising nung December 10, base po sa December pa eh. Ano na eh, patapos. Marso na. Opo, base po sa investigation. Tapos po. Okay, yung cybercrime ng PNP Cebu, doon lumapit ang ating director ng Cebu, Rev, di ba? Para sa authentication ng mga text messages sa cellphone ng bata. Dahil nandun yung mga ka-text niya na involved sa hising. Sana po mapabilis din ang cybercrime unit ng PNP. Nananawagan tayo sa sekretary ng DILG under ang PNP. Manawagan ka, ma'am. Sekretary Benhor Abalos. Sekretary Abalos, nananawagan po ako na, bali po, pag dumating po yung cellphone po ng anak ko ay, naway po ay magkaroon po ng malinaw po na ebidensya po sa cellphone ng anak ko. Sana po makakuha po kayo ng pinakamalinaw po na ebidensya na siya po ang maging dahilan para po magkaroon po ng saisay yung kaso ng anak ko at magkaroon po ng hustisya. At mapatunayan po sana, doon po lumabas ang katotohanan kung sino po talagang masangkot sa pagkamatay ng anak ko. Yun lang po nananawagan po ako sa inyo. Ang pansin ko kasi sa mga hazing case, napapababa ang sentence. Napoprobation yung mga nakaraan. Inilalabas lang na reckless imprudence, assaulting to homicide. Hindi reckless imprudence yan. Intentional yung pinapadel, binubugbog nyo. Bakit padok namamatay sa palo? Ano ba ang nangyayari pag pinalo ng malakas ng 2x2, 3x3, 4x4 sinturon ang tao? Ba't namamatay? Ang usual cause of death po dyan, Chief, ay respiratory arrest at acute kidney injury. No? Ang dahilan po dito yung pagkadurog ng laman dahil po sa paulit-ulit na pagpalo. Ito ay bumabara sa kidney at ganun din po bumabara doon sa mga ugat sa baga. Causing ho ng organ failure. Specifically, pulmonary, yung lungs po ay bumibigay at yung kidney. Kaya ho delikado ito yung pagpalo, yung paulit-ulit pagpalo sa laman, sa kamay, sa paa, no? At kung ito ay hindi mabibigyan ng kaagad ng medical attention, ay sigurado pong magkakaroon ng multiple organ failure at mamamatay po ang mga victim. Usually, tinatago ng mga bata eh, dahil ay malaman ng magulang eh, kaya nagtatagal. Hindi alam ang nangyari. Yun po ang problema dahil dun sa secrecy na no na nire-require ng mga fraternity ay hindi nalalaman kaagad kaya hindi nabibigyan kaagad ng medical attention dito mga ito. No? At maaari kasing makauwi muna yung biktima bago makaramdam ng mga sintomas ng kidney injury at saka ng pulmonary failure. Yung Christine Salawan case sa Cebu ay meron ding impormasyon na fraternity din ang involved dun.
Opo, maliwanag po yun doon sa investigasyon na ginawa natin na fraternity ang involved doon kay Christine. Pero maraming naganap, maraming nangyari. Unfortunately, ho, magulo ang investigasyon na ginawa doon ng police at ng NBI. Kaya hindi nagkaroon ng malinaw na resolusyon yung kaso ni Christine Silao. Pero malinaw po ang findings natin doon na ni-rape si Christine Silawan bago sa pinatay. Okay. Tsaka, yung mukha niya, di ba? Parang nilagyan ng... Pinalupan po ang mukha ni Christine Silawan. At ngayon, yan po ang... ito pareho po ang involved, Tao Gama. Ang gagaling nila. Fraternity, brotherhood ba yan? Bubugbugin mo ng bongga? Ang balita ay may inuman na nangyayari dyan eh. Hindi lang inuman, may mga kung ano-anong pinaglululunok yan. Kaya nagiging halimaw na sila ng lipunan. At hindi na mamalasakit yung brad nila na nire-recruit nila. Dapat kumilos ang ating pamahalaan, hindi lang ehotibo, legislative body. Dapat ang punishment dyan ay talagang ipairal, reclusion perpetua sa mga involved. Walang death penalty. 30 years minimum, maximum 40 years. Dapat talaga maging mabangis na ang batas dyan kasi mabangis sila eh. Meron ka ng update, Brad? Okay, Kajiral, yung update na sa Imus Binyan incident, Adamson Binyan doon ng crime scene, meron nang nagaganap. Direct Marlon Bua ng National Capital Region. Good morning po. Yung pamilya ho, papunta ho na dito. Kaso lang ho, may inquest po ngayong umaga. Humingi po ng assistance sa amin to si yung isang kapatid ni nung biktima, si John Martin Salilig nung Lunes, dahil nga po na alleged hazing victim yung kapatid niya na hindi niya nakikita. Since nakita nga ho sa Imus, pinapunta ko namin siya sa Pau Imus para ho makipag-coordinate doon. Nakausap po niya si Attorney Pami. Siya rin ho tumulong sa kanya para makipagtulungan sa Pau Binyan habang na-aresto itong anim na suspect. Anim na na-aresto, hawak na ng polis. May mga pinangalanan siya sa kanyang apidabit. Pwede ba natin basahin ito? Makalang. At ituloy niya na. Yung mga anim na suspect, hopefully, maumusad tong kasong to at nakita naman yung katawan at naituro naman yung mga alleged perpetrator nung hazing. Yun po. Salamat po. Hindi pa ho namin makuha sabi yung buong balita, update dito sa buong sa kasong to kasi po ongoing pa ho yung inquest as of today. Oh. Yes, ma'am. Yes, sir. Yes, ma'am. December 10 po nag-end up yung December 10 po nag-end up yung meeting, tapos December 19 po binawian ang buhay. Ano pong nangyari sa anak niya nung mula 10 hanggang 9? Nung mula, bali po nung 10, wala po po akong alam na ganun nangyari. Bali po, ang kwento po sa akin na, kwento po sa akin ng mga taga boarding house. Bali po, umalis daw po yung anak ko nung pizza na, ano, nung December 10 nga po. Tapos, umuwi daw po yung anak ko ng December 12. Tapos, hindi naman po ako nagakala noon na may nangyari kasi nagchat naman po kami. Pero nung nagpa-create po ako, may isang araw po kami, hindi kami nakapag-chat. Tapos po yon nung sa madaling sabi, yung mga 17 po ay nagtatanong siya sa akin kung ano daw yung gamot sa UTI. Tapos, anong gamot sa kabag? Ganon, sabi niya. Tapos, anong gamot sa hilo? Tapos, sabi ko, malala ba? Sabi niya, hindi naman ganon makalala. Parang normal lang. Tapos, natusan ko po siya magpa-check up ng 17 na po. Tapos, hindi po siya nagpa-check up noon. Pagka 18, inutusan ko po ulit siya magpa-check up. Kasi ang sabi niya po sa akin, sumuka daw po siya ng may dugo. Tapos sabi ko, marami ba? Sabi niya, kakunti lang, ma. Tapos sabi ko, picturean mo. Sabi niya, wag na, ma. Sabi niya sa akin. Tapos sabi ko, sige, pumunta ka na.
sa doktor. Tapos sabi ko magsisimba lang ako. Pag-uwi ko, ano, magpapadala ako sa'yo ng pera. Gagawa ko ng paraan, sabi ko, magpapadala ako sa'yo ng pera. Tapos, susunod din ako, uwi din ako, sabi ko, papaunahan ko lang siya ng pera para pampagamot. Pero meron na po siya pampagamot. Tapos, pag-uwi ko po galing simbahan, ayun na nga po, iba na yung kausap ko. At sabi po ng kausap ko na kaibigan niya, kailangan daw po si, ay si Roron daw ay nasa critical na sitwasyon at kailangan daw lagyan ng tubo sa lalong madaling panahon. Ayun po. Tapos, di, nagmadaling po akong umuwi, naghanap po ako ng mas maagang flight papuntang Cebu. Tapos, pagdating ko po doon, wala, yun po, sa madaling sabi, hindi ko na nga po siya inamputa ng buhay. Pagdating ko po doon sa Cebu, akala ko po yung sinasabi ng doktor, normal lang na pasa. Kasi parang blanko na po ako ng time na yun. Pagtingin ko po, yung hita niya po, puro sugat. Putok-putok na po yung hita niya, tapos pati yung binti niya. Ano din po, may, yung nakita niyo po sa picture na magapo at puro pasa. Tapos manas na po yung isang paa dahil sa sobrang lala ng pasa. Tapos yun na nga po yung sanhi ng kanyang pagkamatay dahil pumutok na nga po yung kidney niya at saka yung bagay niya hindi na po nagpa-function. Yun po. University, may pananagutan para automatic po yata si nanay at sinasabihan po. Actually, yung kung civil action, meron pwedeng panagutan ng university dyan. Meron. Katon, baka mamaya member din yung mga officialist ng Tao Gama. Yun lang. Meron na tayo isang faculty chief eh. Ha? May isang faculty ata yeah. Na instructor doon na membro nito at para nag-sponsor dito sa... Identified yung isang faculty member eh. Di ba binanggit mo na rin? Ang point dyan, kung kukonsintihin ito ng kinaukulan ng universidad, pamayanan, kapulisan, lahat, hindi matatapos to. Ang dami na nito. Namatay sa hising. Dami na nito. Hindi to isa. Incident ngayon. Ito halos magkasunod. Pareho. Isang Cebu. Parehong fraternity sa Binyan. Wala na. Pag nagtumahimik din ang media dito, wala na rin to. Parang sa Christine Silawan case. Nag-jumble-jumble na yung mga investigation. So, talagang kailangan ng tulong ng media dito. At, lalapit din si Ma'am kay Secretary Boying Remulla para yung mga prosecutor din ay ma-involve na mag-imbestiga. At yung sinasabi po ng university na hindi nangyari yung hinting sa kanilang eskwelaan, yung pagganon po ba, mukhawala na sila ng pananagutan? At yun nga, parang hindi po supposedly ay hindi recognize yung fraternity. Pag ganyan ba, Ma'am, parang wala na po pananagutan? Sa legal question yan, pero ang opinion ko dyan, kung teacher nila at kung kanila may estudyante, meron silang command responsibility dyan at may pananagutan sila. Kahit civilly, damages, hindi pwedeng damnum abske inhurya yan. Talagang may pananagutan dyan. Lalo yung after the fact, hindi sila kumikilos para tulungan ang ina ng bata na magkaroon ng justisya, ma-identify kung sino-sino involved dyan. Eh, may disciplinary committee bawat school. Kung teacher mong involved dyan, aba, eh, dapat may ano dyan. Crime against person yan eh. Buhay yan eh. Hindi pwede mag-alibay ang mga school. Kaya nga may mga school, binana ang mga fraternity. May mga bana, hindi ko napapangalanan. Binana ito talaga. At hindi nila ano yan. Ngayon, kung hindi kaya ng universidad na i-identify, ipahuli, eh, di yung kapulisan natin. Trabaho nila yan. Kami naman sa PAO, kung anong kailangan dokumento, gagawin namin. O, at meron na siyang complaint affidavit. Attorney, Alan po. Si Adrian Ayalin ka ba? Okay, kumusta ka na? Attorney, Alan Gatos po from GMA DCW. Sa mga nakalipas po, Cebu, December, nung February, meron pa sa Lasal, kundi ako nagkakamali, pero... nagreklamo na yung tatay, pagkatapos meron pa uli ngayon, yung kay Salili sa Binyan,
Pero parating sinasabi, walang responsibilidad. Gaya nung binabanggit ni Adrian, walang responsibilidad ng eskwelahan. Pero ang recruitment nanggagaling sa eskwelahan. Paano ho kayang magkakaroon ng responsibility yung mga eskwelahan? Pwede demanda yung management ng ospital ng damages. Hindi sila tumutulong. At saka kaya nag-i-recruit yun eh. Gusto ng bata, merong magbigay ng notes, pahiram ng libro, merong magtutulong sa mga pag-aaral nila kaya sumasali para makatapos ng pag-aaral di umano. Pero hindi naman ganun nangyayari. Hindi nakakatulong ang fraternity sa totoo lang. Lalo ko ang fraternity mo ay pumapatay ng neophyte. Hindi nakakatulong yan. Ano yan? Halimaw ng lipunan yan. Mga yan. Subscribe to SMNI News Channel and turn on the notification bell to keep you up to date. Also visit our official social media accounts and join our community on Viber and Telegram.